gentlemen, may I have your attention, please? The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! So, at dahil Mayo Uno ngayon, isa sa mga pribilehiyo ng mga domestic helper, ang mag-day off sa araw na ito ay tuntunin sa statutory holiday. And speaking of Mayo Uno, it is Labor Day, kaya naisipan kong magwarwal sa North Point bilang regalo sa hard work myself. Bibilhan ko siya ng plus 2 the regular size na t-shirt at dahil lumalaki na siya and plus 2 the regular size na din na pants. Bakit ganun? Oo nga, at hiniling myself na lumaki pa sana 15 years ago. Well, natupad naman. Wala akong masabi. Pero ano eh, kun eh, may mali. May mali talaga, may mali. Hiniling myself na lumaki pa haba. Hindi po pahalang. Saklaw! Kaya mga chinggo, ingat-ingat din sa mga hinihiling nyo ha. Hindi porket humiling ka, ang kagustuhan mo na ang masusunod. Thy God will be done pa rin po. Well, balik tayo sa istorya po. So, ayun na nga, nagpunta ako sa North Point at nakipagsiksikan sa mga Papua mamimili. Mura kasi ang mga bilihin dito, pero good quality naman. At ayun na nga, habang tumitingin-tingin ako sa mga nagagandahang paninda nilang mga damit, hindi ko maiwasan mamangha at malula sa kabuuan ng binabayaran ng mga kapakukunyang. Wow! Nakakapanlaki lang talaga ng mata as in. At di ko na rin maiwasang maliit na mapatingin sa hawak kong oversized na t-shirt na nagkakahalaga ng 39 lang. Eh, para sa akin, mahal pa nga ang 39 na halaga ng t-shirt na yun eh. Pero, kailangan ko na talagang bumili kaya pinikit ko na lang yung mata ko kahit na namamahalan ako sa presyo, no? Diba? Kahit na namamahalan ka sa presyo, pag kailangan mo, bibilhin mo talaga, oh, diba? But then, kastigo ko kay self. Bakit kailangang maliit ako kung mumurahin ang binili ko kumpara sa binili ng mga kapwa ko niyang? Hindi naman nasusukat ang pagkatao ng isang tao base sa halaga ng mga sinusuot na damit, diba? As long as presentable at komportable ka, pag isinuot mo is okay. At isa pa, nasa nagdadala lang yan, o, oh, diba? At saka, kailangan ding magtipid. Hindi nag-abroad si self para makipagbunggahan. Inalaw ko na lang si self na, dibale? Dibale self, bagay mo naman ang binili mong damit, diba? May tatago na niyan yung triple B mo. At dito ko napagtanto na mamuhay sa kung ano ang kaya. Iwasang pamahayan ng inggit ang puso. At makontento ka sa kung ano ang meron ka. Mas mahal ang binili nila kaysa sa binili ni self kasi kaya nila at afford nila. O diba? Salut po mga madam! At dahil di naiwasang maingit ni self ay nagutom tuloy siya. Dumiretso siya sa panaderya sa pinakamalapit sa kanya at pumili ng isa sa mga pinakamurang tinapay na paninda nila. At ito na nga ang binili ni self. Worth Chatman Mini Pizza Pie. At dahil gutom na siya, ala, ang laki ng kagat, oh! At dahil dito, minsan pang napatunayan na wala sa presyo ng pagkain para mapatunayan kung masarap ito o hindi, na gaya ng narinig ni self kanina sa panaderya, na yung pinakamahal daw na cake ang bibilhin ni auntie kasi mas masarap kasi nga mahal. O, diba mahal? Pagkat yung kinakain ni self na Worth Chatman na mini pizza pie ay napakasarap. Mura lang pero napakasarap naman at nabusog si self. O, diba? Wala sa presyo yan. Ayan, stroll na ulit tayo kasi busog na si self. O, diba? Worth it ang Chatman.
Nakita ni Self ang mga paninda na buto ng mga gulay at mga bulaklak. Binabalak niya kasing mag-uwi ng mga buto lalo na sa mga purple na mga bulaklak at gulay cause she loves purple. Ayun, stroll-stroll na tayo. Sana all uuwi, o diba? Basta nakakakita si Self ng malita, di niya maiwasang mainggit. O yan, puno ng inggit talaga si Self. O, pero alam nyo, may mga iba din kunyang na ayaw umuwi o nangangambang umuwi. Kasi daw, magastos daw umuwi. Ito yung isa sa mga dahilan na pumipigil sa kanilang umuwi. Binabaliwala minsan ang pangungulila dahil sa kadahilan ng ito, walang pera. Pero yan lang nga ba ang dahilan? O baka naman kasi mayabang tayo? Charot! May mga iba kasi na umuuwi na ibinibigay lahat ang kapretso ni kaibigan, ni kapitbahay o ni kamag-anak. Umuuwi na one day millionaire. Nga nga later. Hindi naman sa bawal tayo gumastos para sa kanila. Pero sana naman, naaayon pa din naman sa kung ano ang kaya ng bulsa. Sa kung ano ang meron. Huwag piliting gumastos kung alam mong beyond the limit ka na. Pakatandaan, ang mga perang ginugugol mo sa kanila ay dugo at pawis, puyat at luha, pagod at gutom ang pinamuhunan para lang magkapera ka. Kaya spend it wisely. Magbigay kung may maibibigay. Pero kung wala, edi wala. Kasi di naman natin obligasyong OFW na pamudmuran sila ng mga pasalubong o pabalatuhan. Tandaan na may pamilya tayong umaasa sa atin at isa pa ay napakamahal ng mga bilihin sa Pinas. Kaya itabi na lang ang pera para sa kanila. Kailangang mag-ipon pagkat di habang buhay ay malakas tayo at di habang buhay ay OFW tayo. Huwag mangambang magbakasyon. Uwian ang pamilya nang maibsan naman kahit konti ang pangungulila mo at pangungulila nila. Magpakita ka at nang makita ka rin nila. O diba? Kaya go! Uwi na kung binigyan ka ng pagkakataon. Why hesitate? O diba? Kayo namang kapamilya, kaibigan, kapitbahay o kung sino man kayo, huwag nyo sanang isipin na pag nag-abroad si OFW ay marami na siyang pera. Na mayaman na siya na kung makahingi o makapag-demand kayo ng pera o kapritso kay OFW ay parang pumupulot lang siya ng pera. OMG, wag ganun, oy! Kung ano man ang meron na nakikita mo sa OFW na yan, pinaghirapan niya yan. Tibay ng loob, pagtitiis at pagpupursige ang puhunan niya dyan. Mayaman? Mayaman nga ba si OFW? Sa ibang OFW, siguro, oo, mayaman siya sa pinansyal. Pero karamihan ay mayaman lang ng eye bags, pilpil, stress at higit sa lahat, mayaman sa resibo. Karamihan sa OFW, halos ipinapadala nila yung buong sahod nila sa Pilipinas. Kaya alang natitira, walang natitira. Kaya maawa naman po kayo. Huwag niyo gawing bangko ang mga OFW na parang nagtatain ng pera. Please, maawa kayo, uy, maluoy. Ayan, ang daming satsat ni Elche. Ayan, stroll-stroll na tayo. Sa wakas, nakabili na din si Self ng oversized shirt and pants. Excited na siyang maglinggo ulit at isuot yung pinamili niyang mga damit. O diba, parang bata lang. May excited-excited pang nalalaman. Happy si Self kasi nakatanggap siya ng regalo. Once in a blue moon lang mangyari, kaya talaga namang napaka-happy niya. Abot hanggang tenga ang ngiti, oh. Pati mata nagniningning sa tuwa lang talaga. Salamat po Lord sa pagpapala. Di man po mahal ang regalong natanggap ni Self ay buong puso siyang nagpapasalamat pagkat alam niyang sa'yo nang galing ang mga blessings. Malaki man o maliit na biyaya ang natatanggap araw-araw, ugaliin nating magpasalamat sa kanya pagkat lahat ng mga biyaya ay sa kanya nang galing. O diba? Kaya uwi na tayo, Self. Pero bago uwi,
dumaan muna kami ni Self sa McDo para mag-take out ng pananghalian. O diba, gutom na naman. No wonder, malaki ang kaha. O diba, over. May mga nagsasabi nga pala ng mga kamag-anak, bakit daw McDo kami kumakain pag day off? Well, ang fast food po dito sa Hong Kong ay medyo mura kumpara sa mga ibang kainan dito. May mga mura din naman po kumpara sa McDo, kaya lang, pag sa isang tulad ko na di kayang mag-Cantonese, medyo may kahirapan pong mamili. Well, may tinatawag namang turo-turo system, senya system o take a photo then show system, pero minsan ay nag-show shortcut na lang talaga ako sa McDo kasi, basta! Pag mura, asahan mo na ang napakahabang pila. At dahil kaya na ni Self kumain ng elepante dahil sa gutom, nag-shortcut na siya sa McDo. Di pa naman peak hours, kaya less pila. Ayan, nakabili na kaya, uuwi na tayo. Ito yung pinakapaborito ni Self sa tuwing day off niya. Tawagan ang pamilya niya. Then, pagkatapos ay magbasa ng kanyang pinakamamahal na pocketbook. Pagbabasa na talaga ang hobby ni Self mula pa pagkabata. Kaya hanggang dito sa Hong Kong ay daladala niya. Love na love niya magbasa ng mga romantic comedy na mga istorya o nobila, action love story o investigative story. Kompleto ang araw niya kapag nagawa niya ang hobby niyang ito. Gusto pa sana niyang tapusin ang binabasa niyang nobela, kaya lang, hinihila na siya ng antok. Hinihila na talaga siya ng antok. Hinihila na talaga siya. Hinihila na talaga siya.